sa paningin ng Diyos.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinagpunta namin ang Panginoon sa Kristo. Ang kaalagaan ng kayamanan para sa ating kayamanan ang kayamanan ng Diyos. Medyo malalo po yung ating pag-inilay ngayon sa araw ng Diyos sa kalan ng Ebanghelyo ni San Lucas. Pero bigyan namin na hindi na magagamaw na bahagi po ito ng pagtugon natin sa ating pakikisa kay Kristo bilang pari, propeta, at hari. Nung minsan po, binibigyan natin ang pagkasin na iyong elemento ng pagiging pari. At yung elemento ng pagiging propeta. Alam niyo, pero na hindi natin na siya nabibigyan pansin noong elemento ng pagiging hari. Yung mga magusin po, no? Kung minsan hindi yung tingin na hinahanap natin para pag nakakabala lang, ay para lamang sa mga pari at mga propeta. Nakalimutan natin na ang nabata natin ay para sa mga hari. Na kung nilusin talaga, ito yung riyaw ninyo bilang mga hindi pari. Kung magdawagin natin ay bilang mga laiko, bahagi yung akong saan ay ginawa yung pagtugunan natin ng pansin. Na kung minsan, nakalimutan natin. Akala ng iba yung kabanalan ay sa dalawa nito, okay, no? Kung tutusin mo ay sa kaibigan ito. No? Pero yung hindi na dapat na bigyan ng pansin ang elemento ng pag-aari sa mga hindi pari. Naalala ko ito ay sabi ni Bishop na kapag daw yung pari ay pumasok sa politika sa pag-aranas na mabago ang politika, sabi ni Bishop ay yung daw ay kung yung term at ilalim niya ay a failure, it is a failure of our preaching. Kasi bakit? Yung stewardship, yung pamamahala ng kayamanan, nasa lugar nito na mga hindi pari. So, bahagi yung nakonsa. Ngayon, at kapag yung pari ang pumasok para maging hari, ay yun ang term na ginawa. Failure of preaching. Bahagi yung nakonsa. Nakonsa. Ay dapat kasi, ay ano, dapat kami ang pamapari. Ang dapat na magturo na kayo ang dapat na naroon na maging maayos yung pamamahala sa pagdami ng kayamanan ng dalating na ito. Sa larangan ng politika, sa larangan ng pagiging pamumuno, sa larangan ng pangangalaga, sa karangalan, sa pangalan ng pagkasaayos ng mga bagay sa dalitin na ito na nakaulap higit sa lahat sa paturo ng aming Panginoon Jesu Cristo. So, yun po na lusin po ang pinaka
pinaka susbulan ng pagkilos ng pag-iingali na matutukulan yung harapan ay pinahandal ng ating Panginoon sa Kristo tungkol sa pagsasaalos ng kayamanan na ito. Pagsasaalos ng kayamanan sa libig na ito. Kaya, sabi nga ng ito, Father, kasi talagang madumi ang politika. Ay, dinisip. Eh, sabi ay baka pumasok sa politika yung mga mananampalataya. Kaya, ang malinigan ng isipan na yun, malinigyan ka ng politika. Parang sinabi mo na rin na yung kapangyarihan ng Diyos ay hindi kaya linisin ang tuloy ng politika. Parang sinabi na natin na ang aming pananampalataya kaya ka ng linisin sa loob ng simbahan. Pag sa labas ng simbahan, hindi ka na pwedeng linisin. Ay bahagi yung akong saan ay hindi sumasangayon sa dulo ng ating pananampalataya. Lalo na naman, kapag sinabi ng Father, mga kurang, huwag na ito, hindi palitan ninyo. Huwag kayong maging kurang. Sabi niya, ikaw yung sinabi, mahira ang Father kasi marami sila. Kaya kinakailangan din, maging marami rin sa'yo na hindi kurang. Para mabago. Kasi bahagi yung ako sa yung pagdating ng kayamanan ng paligid na ito. Yung mahal sa pagdating ng kayamanan ng paligid na ito. Ay yun yung mensahe na hindi sa atin ng buong katapan. Nanawa ay nakaula. Kaya yung patuloy na paanyan ako rin yung sa mga politiko ay lalo nga ay paano yung magagabay ng tao, hindi kayo nagsisipa. At maliwanag ang sinabi niya, hindi ka pwede makapaglipo sa dalawang Panginoon. Kaya, tayo mga nagsisimba, ayaw natin sumabi sa politika. Yung mga nasa politika, ayaw magsisimba. Kapan natin maayos yung pangangalaga ng kayamanan ng daigin na ito? So, bahagi yun na kung saan na yung makita natin. Kasi walang kwenta po kung ang aking tinuturo ay tungkol lamang sa elemento ng pag-pag-pag. Si Kristo bilang pag, si Kristo bilang araw, bilang propeta. And then, nakalimutan natin na si Kristo ay bilang isang araw. Ay, bahagi mo na kung saan ay ginakailangan natin na mabigyan ang hindi ng pagtugon. Pagamat po, no, mayroon tayong mga mananampalataya na nagsisumika at maayusin ang pamamakala at kayamanan ng pagiging ngayon. Pero yun po yung isang mahalagang elemento na makita po natin na sana makita natin yung pangalala ng kayamanan ng pagiging ngayon. Lalo-lalo sa lalakad ng politika. Pero hindi lamang yun. Dali naman sa personal natin katataluan. Sa personal natin katataluan. Kaya lamang, hindi kasi yung hinahanap eh. Hindi kasi yung hinahanap. Maraming mga tao na mananampalataya na pagdanaan sa baguhin ng ating lingkuran ayaw naman pumasok sa mundo ng lingkuran. Hindi ba pwede? Kinakailangan yung epekto ng ating pangalaman
Di po na lahat ang ginagalawan. Hindi lamang sa personal nating karatayuan. Kasi, nabahag ko na kung minsan, yun yung magiging pamantayan ng pag-iwis namin sa personal na karatayuan. Ay, siguro sabi lang ng tatang, makakumaano sa mga pamamahala ko sa kapatamang ko ng kayamanan. Ginagamit dito, tulad ng tinayan si Tanguyo sa pag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 
lahat, hindi para lamang sa buwan sa Pilipinas of Dios. Pero hindi pwede mo. Tayo-tayo lang. Pinakailangan. Makita. Makita sa lipunan ginagalawan natin. Yung turo ng mga sa atin sa namin pag-aamit na kayamanan. Kasi bakit? Paano namin masasabi that we are only Christian nation in Asia? Pagkatapos, nasabihin na it is also one of the most corrupt countries in Asia. So, parang sinabi mo na ang kabangalan mo, hindi kaya gamitin sa pamamahala ng pera. Hindi pwede gamitin para sa pamamahala ng kayamanan ng daigdig na ito. Ay, panalangin natin. Panalangin natin. Panalangin natin sa pagkakas, no, ito ay sumasalangin sa isang malaking bahagi ng pagtulong. No? Kasi baka mamaya makita natin na madaling sabihin na hindi ako ganun pala. Pero bakit gano'n na nakita natin sa ating lipunan? Hindi tayo gano'n. Bakit natin pinapabayaan na maging gano'n? Kung hindi tayo gano'n. So, yun yung isang elemento na nalang pag-amit at pamamahala ng kayamanan ng kapitulitan ito. At tumutusin, yun ang dapat na maging sentro ng ating pagtugod. Lalo-lalo na kayo, mga hindi kayong mga pari at hindi kayong mga mano, na ayusin natin ating sarili, ang ating pamilya, ang ating lipunan sa usapin ng pamamahala ng kayamanan.
Manalangin tayo mga kapatid o mga paghahalo sa ating kalabanan ito sa mga kapatid. Sanggap na wala ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Makapuloy na niya karangalan sa ating kapatidabangan at sa buong kumbayan ng kalabanan. Ang manalangin kita, pakabalanin mo ang imaalay sa paghahain namin ng mga bunta at ang magbina. Upang sa pangkuhan na nangarawal at patuloy pa rin ito sa hirap at inahawa. Upang magita ng Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa niya ng mga. Amen. Sumay niyo ang mga Panginoon. At sa kayo'y tayo sa Diyos sa kanyang puso at buwan. Sinasalangin sa Panginoon. Salamat natin ang Panginoon. Marapat na siya ay kasalamatan. Ang malalim ng mga kapangyarihan, tunay lang marapat na asawa namin. At salamat. Ang pagpapalaman sa Lord, ako kailap mo ang sinaginaw ng mga sinunong kailinan. Sa pagkaroon ng mga kami ng mga atalang kapatulad mo sa pananatikan. Upang magbunga ang pinagin na iwala, na sa iyong pagpibig kami ng mga tulad, ang mga panangakala ng tulong sa lahat sa pagpibig kayo ng bawat pananatikan. Kaya kanasaan ang mga anghel, na nasisiyawin ng papuri sa iyo ng walang humpalit sa kalangatan. Kami na tutuloy sa loob at ang pila.
Ngayon naman na matapos ang kulang ng kawagot ng kamis, nabigay niya sila sa labas. Inihabot niya ang kaalit sa mga mahalaga ng tsunami. Tapos na ng lahat ng sabi ng ito ang kamis na nakatubo ng bago at walang pagdansipa na nakatubo. May bubuhos para sa iba para sa lahat sa pagkapatawan ng mga mahalaga. Gawin niyo ito sa pag-alahala sa ang selo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin niya ang paglalagay sa pagkamatay ng mga pagkabuhay ng anak niya ay namin sa loob. Ang tinapag niya ang hindi buhay. At ang kalit sa nakakalawag ng pagkakasang, dahil nagpapasalamat at ganyan yung narapag ng inyo ang sarap mo para magkakalawag sa loob. May sinasama namin kami magkakalawag sa gawa ng buhay ni Kristo ay magugulod sa pagkakalusa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, sinabi mo yung simbahan naman sa buhay ng Kristo sa simbahan sa pag-ibig na isa ng Francis na hindi na ganitura at ang kanang kapalitan. Alalahan ko rin ang mga kapatid ng mga ilalim na may pag-asa sa rin mo ng mabubuhay kaya hindi na lahat ng mga kumama. Kawala siya at patuloy niyo ang kaliwanan ng kawala ng kapatid ng lahat na makasalo sa iyong buhay ng mga wakas. Kaya sa ng mahal na buhay ni Maria, ang nanang Diyos, yung sanay siya ng kanyang ispon. Mga pastor, yung San Martin ng Tours, San Martin ng Tours, at ang lahat ng kananamuhay ng salibig ng kalibigin sa iyo. May pagdiyo na wala namin ng pagpupuli sa kananamuhay ng pamagitan mo na na aming Panginoon. Sa pamamagitan ng Kristo kasama ng sana lahat ng pagpapuri sa iyo. Diyos, sa mga kapangyarihan, kasama ng Espiritu sa amin mo, magpasawa ng mga hanggan. Ng pagpapagligtas namin si Jesus Kristo.
sapagkat iyon ang harian at kapangyarihan at kapangyarihan magpakailan ka. Panginoon, sinisi namin sa iyong mga apostol, kapayapaan mo sa iyong sa iyo at ibigay ko sa iyo. Tungayan mo ang namin ang palagay at huwag namin ang palagasan. Pagkalooban mo sa iyong kapayapaan sa iyong sa iyo sa kalooban sa samang sinisi sa ako magkasama na. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ng Diyan. At sa kainin rin. At ibigayan ka rin ang kapayapaan ng Kulitira ng Diyos, pinag-aari sa mga kasalanan at sa kibukan, maawa ka sa amin. Kulitira ng Diyos, pinag-aari sa mga kasalanan at sa kibukan, maawa ka sa amin. Kulitira ng Diyos, pinag-aari sa mga kasalanan at sa kibukan, pagkaroon sa amin ang kapayapaan. Po tayo para sa panalangin para sa mga biktima ng extrajudicial killings, para sa kanilang kaiwang pamilya at sa mga kaluluwa sa purgatorio. Ama namin na sa langit, sa inyong magbilang pag-ibig, nilikha niyo kami ay inyong kawalas. Ipagkalooban niyo kami ng buhay na dapat namin igala, pangalagaan at mahal niyo. Buong kababaan niyo ako ng hindi, mapagigilan niyo ang extrajudicial killings dito sa aming bansa. Kaawaan ko ninyo ang mga kaluluwa ng mga tumanaw sa pinag-ibig na walang kanilang kaliwang mga pamilya ay magbalik na sa karunan, hindi mawala na ito sa pinabubuhay. Malagili nawa ang kanilang pag-asa sa inyong walang kanilang haba at sa buhay na walang hanggan. Ipagkalan ko ninyo na ang mga nagtutulak at gumagana ng isang nagdobay ay magkaroon ng lakas ng loob at tumigil na.
Gayon din naman, nawala ang mga sumupuna at ang kaysa-isap na magbagong buhay ay muli makapagsimula at huwag makahama. Nawala ang mga nagkapagulang na kay matutong magpahalaga sa buhay bilang kaloob ng Diyos. Nawala ang mga instrumento sila ng pagliligtas at hindi maging tanhi ng anumang kapahamakan ng kapwa. Kasabay ang pagtulong ng mga kampana, pinatanalangin natin ang mga kaluluwa ng mga kapatid natin na binibigyan ng extrajudicial clinic at lahat ng mga mahal natin lumako. Sa inyong awa at sabag, maranasan nawa nila ang walang hanggang kapayapaan at kagalakan sa isang Diyos sa kalalakan. Hinihingi namin ito sa pamamagitan ng Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria ay ang buhay. Ama namin na pagmahal at pagkaroon ng aming buhay, nagsalo-salo sa hindi ng pagkakalansa ang ganap na pasangin ng loob mo. Sa lahat ng bagay upang katulad ng buong pagkatalaga ng siya matin sa iyo, kami maging marahan sa pagiging para sa iyo ito. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng kita. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At palayo kayo ng mga Panginoon Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayo, paglayo, ang pag-ibig at awa ng aming Diyos. Salamat sa Diyos. Per il tempo